So ayun na, the moment of truth, at tatryin natin kung gagana ba talaga yung ginawa natin na salt pre-energy battery. Ayan. So ayan, nilagyan ko na siya ng ilaw. So ayan, try na natin siya. So yung ilaw natin, ito yung positive nya. Connect natin sa positive. Ayan. At yung negative. Ayan. Ayan na. So ayan, sa experiment natin ngayon ay gagamit tayo ng battery. Ayan, para makalikha tayo ng 12-volt salt battery. So itong battery na to ay used na siya, discharge, ay hindi na siya ginagamit. Bali, yung kukunin lang natin yung nasa loob niya, yung matigas na nasa pinakagitna niya. Ayan, hindi ko alam kung anong tawag doon, yung parang carbon hata yun. Ayan, tapos itong mismong outer niya. Ayan. So gamit itong cutter, bubuksan natin siya. So yun, naputol na siya. Ayan. Matapos na matanggal natin yung ano niya, yung takip niya, susungkitin natin siya gamit itong flat screw. So ayan, pagkatapos nating tanggalin lahat ng nasa loob niya, ay lilinisan natin siya. So ayan, pagkatapos natin siyang linisan, gugupitin natin siya. Ayan, tatanggalin natin yung bottom niya. Ayan. At hihiwain natin siya. Yan, ganyan yung magiging itsura niya. Yan, bali ganyan yung itsura niya. Tapos ipoform natin siya ng curve. So yan, bali ito na yung nakuha natin sa battery, no? So ito yung outer part ng battery at ito naman yung center part. Ayan, di ko alam kung anong tawag dito. Ayan. So ngayon, kukuha tayo ng isang container at paglalagyan natin ng tubig na may asin. Ayan, dito natin siya ilalagay. So mas gusto ko may takip para hindi natatapon yung tubig. Kahit alug-alugin, hindi matatapon. Gagawa tayo ng butas dito sa takip. So, parang ganito. Magiging ganito yung itsura niya. Ayan, ganyan lang yung itsura niya. At pagkatapos, lalagyan natin siya ng wire. Ito na parang ano, yan, itong kulay itim. Siya ang magsisilbing positive natin. At ito naman isa, aluminum. Siya ang negative. Siya rin ang magsisilbing negative natin. Tapos natin lagyan ng wire, isi-secure natin siya gamit ang glue, ayan, stick glue.
Then habang pinapatuyo natin siya, maghahalo tayo ng asin. So ayan, wala akong measure sa paglagay ng asin. Bali, tatansyahin lang natin. Lagay lang tayo ng tatlong kutsara. Tatlong kutsarang asin. Yan. Ngayon, ilalagay lang natin siya sa loob. Yan yun lang. So yung tester natin ay nasa DC. DC ibig sabihin pang 12 volts lang siya. Yan, nakaset siya sa 20 volts. Ayan, subukan muna natin kung talagang gumagana yung tester natin. Hindi tayo dadayain. Ayan. 1 point. Ayan. Bali, meron siyang 1.58. Ayan. So, ito, 1.5 lang siya. 1.5 volts. Ayan. So, yan, kahit magkabaliktad, okay lang yan. Meron nga, meron siyang 1.43 volts. Yan, subukan natin tanggalin. Oh, yan, tinanggal ko siya. Bali, nawala yung voltahe niya. Lagay ulit natin. Yun. 1.42. Ngayon, bali gagawa pa tayo ng 7 pa. Gagawa pa tayo ng 7 para maging 10. So, ayan na. At natapos na natin siya. Nakagawa na tayo ng 10 piraso ng cell. Ayan. So, ayan, kung mapapansin nyo, nilagyan ko na siya ng positive, negative. Ayan. Dahil pare-pareha lang kulay ng wire na ginamit natin. Ayan. So, ang connection pala natin ito ay positive to negative ng isa. Ayan. So itong positive nito, i-connect natin sa negative niya, ng katabi niya. Na hindi pwedeng positive sa positive. Hindi tataas ang voltahe niyan. Hindi pwedeng ganyan. Parehong positive at pareho naman na negative. Hindi pwede yan. So yan, i-connect na natin siya bawat isang cell. Ayan. Bali dito, kukuha tayo ng negative. Ito yung magiging main terminal natin. Ayan. Tapos dito, kukuha tayo ng negative. Tapos positive dito. So ayan, tapos na natin siyang i-connect lahat na. Ayan, kung mapapansin nyo, yung negative natin dito, ayan, bakante siya. Ayan. Ganun din sa kabila. Yung positive natin, bakante rin. Ayan. So itong dalawang magiging main terminal natin. So ito yung negative natin, ito naman yung positive. So yan, ilang volt tayo kaya? Yun, ang lakas no? So yun, ang lakas niya. Umabot siya ng 12.70.
Ito yung itong red, siya ang ating positive. Ayan. Positive itong red. Ayan. Kulay-kulay. So ito namang black, negative. So i-connect lang natin siya sa positive. At ito sa negative. Ayun. Meron nga. Napailaw niya. So ayun, wala pa siyang tawag dito. Step up booster. Ngayon, kakabitan natin siya ng step up booster. So, ngayon, napatunayan natin na meron talaga siyang kuryente, no? At meron siyang napoproduce na voltage. Ngayon, ilalagay natin siya dito para sa ganun, secure din siya. Ayan. Lagay natin siya dyan. So ayan, lagay na natin siya dito sa loob. Ayan. So ito yung positive natin at ito yung negative. Ayan. Tapos dito sa takip, nagbutas lang ako ng dalawa para sa positive at para sa negative. So ayan, maglalagay pa tayo ng terminal dito sa kabila. In-scroll ko lang siya. So, idikit natin siya ng gabit ang glue. Yung negative niya, dito rin sa negative. So ayan, nakompleto na natin siya, no? Meron na siyang step-up booster. Ayan. So yung negative positive na galing doon sa ginawa natin na mga cell. Ayan. At papunta dito. So gumawa ulit ako ng panibagong terminal dahil in-step-up na natin siya. Kumbaga, pinataas na natin yung voltage. Kaya dito na tayo kukuha. Dito, sinecure ko na siya. Yeah, so ito na yung magiging main terminal natin. O ngayon, titest na natin siya kung ilang voltahe ba ang kaya niya. Ayan, bali set natin siya sa 20. Ayan, so itong step up booster na binili ko, hindi ko pa siya ina-adjust, no? Since nung binili ko siya. So ngayon, titest natin siya. So yan, ibig sabihin na wala yung indicator niya. Lumag pa siya ng 20. Ayan. So, try natin ilagay sa 200. Ayan. So yan, umabot siya ng 21 volts. Ngayon, i-adjust natin siya. Gagawin ng i-adjust natin siya, papabain natin siya ng 12 volts. So, meron na tayong 19. Yan. Yan, 18. 17. 16. 15. 14. Gawin natin siya ng 12.5. Yan, pwede na siguro yan. So ngayon, titest na natin siya. Kung kaya niya ng pailawin, ha? Kung kaya niya ng pailawin ng 12 volts na 10 watts. So kanina, trinay natin siya. Umiilaw naman siya, pero hindi gaano malakas.
para ako ng daya. So yung red, positive. So itong black, negative. Yun, ang lakas niya. Ayan. So kita niyo naman, ayan ang lakas niya. Natin siya, no? Ayan. Subukan natin kung gaano siya kaliwanag. So ayan, kinabit ko na yung red niya sa positive. At ito namang black sa negative. Ayan. Ayun. So ayan, kita nyo naman kung gaano kaliwanag. Ayan, nakikita nyo yung wire na pataas. Sila yung nandito sa terminal. Ayan. Ito, negative, positive yan.